21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. A 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Malusog na mga kasama, ayon po sa World Health Organization, ang electronic cigarettes o e-cigarettes ay nagtataglay po ng purong nicotine na maaring maging sanhi ng pagkamatay o pagkabalda. At batay rin po sa isang pag-aaral sa Pransya, nitong Mayo lamang mga kasama, ang e-cigarettes po ay meron ding mga nakaka-cancer na mga chemical tulad po ng karaniwang sigarilyo. Magandang hapon, ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga kaibigan at mga suki, sigurado nainib din kayo tulad ko. Bago tayo magsimula sa programa ngayong hapon, batiin muna natin ang ating natatanging paboritong ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan. Ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon at Happy Bear Month na Ninang Bernie. Merry Christmas. Merry Christmas kagad. Magandang hapon. September pala. Magandang hapon po, Ase. Talaga, no? Oo nga. Kahapon, hindi pa bear. Ngayon, bear. Malapit na naman ang Pasko. Pero teka, sinuspense mo naman kami kanina. Ma'am Bernie, tiyak talagang nainib din sila sa ating episode ngayon. Ako din, Rod, kasi alam nyo mga suking listener, part 2 po. Opo. Tayo ngayong hapon sa ating pagtalakay sa napakadelikadong sakit na cancer sa baga. Diba, last week kasama natin ang ating guest resource person na si Dr. Maria Encarnita B. Limpin, ang Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. At yun na nga ang ating marami tayong tinalakay noon, pero marami pa tayong dapat malaman at maibahagi sa ating listeners tungkol sa cancer sa baga, kaya nag-decide tayo na ipagpatuloy ang episode na yan ngayon ngang araw. Ayun, dahil ang dami ding nag-text at hindi natin nasagot yung kanilang mga tanong. Meron ka pa sa chat room. Oo, diba? Meron din sa chat room natin, Asek, na may mga reaction. Correct. Sa ating topic. Well, kasi maraming ding mga akala-akala, ma'am, o mga paniniwalang dapat mapatunayan kung tama ang tungkol po sa paninigarilyo, lalo na ang nauusong e-cigarettes. Eh, sinasabi nila, nako, pag may e-cigarette, sikat na. Pwede na nilang matigilan yung paninigarilyo. O yung ginagamit na selling point ng mga nagtutulak po ng e-cigarettes ay ligtas daw ito. Oo nga, yun ang kanilang sales pitch kasi, Rod. Pero para mas kapanipaniwala yung paliwanag tungkol dyan sa e-cigarettes na yan at iba pang aspeto ng lung cancer na ating bubusisiin pa, diba, sabi ko kanina, inibita nating muli at pinaunlakan naman tayong muli ng ating kaibigan na guest resource expert na si Dr. Ulitin ko yung kanyang pag-introduce sa kanya at pahihingahin din natin siya ng konti. Si Dr. Maria Encarnita B. Limpin. Siya po ang Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines at siya po ay isa ring espesyalista sa baga ng Philippine Heart Center. So, naayos lang po niya ang kanyang headset. Okay, welcome back po Dr. Limpin at magandang hapon ulit. Welcome back sa Radyo Mo sa Nutrisyon.
Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito sa araw na ito. At magandang hapon po sa inyong lahat. And lalong-lalo na sa inyo, Asek and Rod. Rod. Magandang hapon po, Dr. Limpin. At gaya ng sinasabi nga ni Asek, welcome back po sa ating programa. Alright, so hindi na natin patatagalin dahil alam natin yung ating mga listeners kanina pa ina gustong malaman ang iba pang impormasyon tungkol sa hindi magandang na idudulot ng paninigarilyo. Oo, pero bago tayo magsimula, gusto ko lang i-review ko lang bahagya yung ating naging discussions last week. Sabi natin or na diniscuss natin na ang cancer sa baga ay ang pagtubo ng abnormal na cells sa baga mismo. Sa lang natin na mismo. Ang pangunahing sanhi nito ay yung paninigarilyo o kahit paglanghap lamang ng usok ng sigarilyo, na laman natin na meron palang third hand smoke maliban sa second hand smoke. Of course, kabilang sa iba pang sanhi ang pollution, yung exposure sa radiation at iba pa. Pero ang pinaka may direct na link na napatunayan na ng maraming pag-aaral ay yung paninigarilyo at cancer sa baga. So habang kabilang naman sa mga sintomas na to ay yung matagal na pag-ubo na may kasamang dugo. Opo. At pamamayat na walang obvious na dahilan. Okay, yun din ang naging, hindi naman nagda-diet. Hindi naman ating naging text question last week. Oo. So ngayon, itutuloy natin yung marami pang ibang aspeto. Ayun. So tututok muna tayo sa kung paano na madidetect po yung cancer sa baga. Alright. Doc Limpin, ano bang screening protocol para ma-detect po ng maaga ang cancer sa baga? Paano dinadiagnose ang cancer sa baga at ano po yung mga paraan sa paggamot sa cancer sa baga? Yan din ang tanong ng ating mga kasama na nakikinig po. Ang pinakauna talaga naming ginagawa para malaman kung may cancer sa baga ay nagre-request kami ng X-ray ng baga, yung chest X-ray. Opo. Yun ang pinakamabisang screening tool na pwede nating magamit. Although, no, kung medyo maliit yung bukol, maaaring hindi pa rin makita sa X-ray. Yes, hindi agad-agad lalabas yan. So, kung meron kami nakikita na maliit na parang nodule, kung tawagin, ano, maliit lang siya na parang kasing laki lang siya ng isang yung green pea. Yung ganun lang, no? Nagre-request na rin kami ng iba pang mga eksaminasyon katulad ng CT scan ng chest, no? And pinapa-examine na rin namin yung plema, no, na maaaring makakitaan tayo ng mga cancer cells, or maaaring naman kasi yung nakikita natin hindi cancer cells, kung hindi baka naman mga benign problems katulad ng TB, kasi ang TB rin pwede ka rin mamuo eh. Parang pwedeng magpanggap na parang tumor din, no? So hindi ho lahat ng nakikita natin na bilog ibig sabihin ho niyan ay cancer kaagad. Yes. So kailangan talaga nating malaman, ma-confirm natin kung yan ay benign or malignant. And then of course, the way to confirm it will be kailangang makakuha tayo ng konting laman at mapa-examine natin ito doon sa pathology. Ayun. Paano daw kumukuha ng konting laman from baga? Yes, oo. Bukod doon sa plema na makakakitaan natin ng posibleng cancer cells, ano? Ang pinaka-common na ginagawa namin, nag-insert kami ng needle doon sa area na kung saan nakikita namin yung bukol. At hindi naman yung laman mismo, kundi mag-aspirate ka lang ng konting cells para makitaan namin kung yung mga nakikita ba natin doon sa X-ray o sa CT scan ay cancer or baka naman benign lang yung lesion na yan. Para yung doc, parang kukuha ka lang ng dugo, ganun. Parang kumukuha ka lang, parang mag-extract ka, nag-aspirate ka. Yes, right. Pero ang ina-aspirate mo, yung konting cells doon sa baga. Tapos yun ang ini-evaluate kung cancerous or cancer cells. Yes, yes. Masakit yun, doc? Baka yun kasi yung ibang ano eh, natatakot yung mga iba, di ba? Hindi naman. Actually, wala naman nagreklamo sa amin na masakit yun. Kasi para ka lang tinusukan ng karayong, di ba? So,
para ka lang kinagat daw ng langgam. Eh, although mas siyempre mas medyo maano yung kagat ng langgam, mas actually mas masakit pa yun. Yung kagat ng langgam. Yes. Mm. So tapos doc, pagkatapos na ma-confirm, paano naman yung gamutan? Depende no sa staging ng cancer, kasi hindi, kung mga stage 1 to stage 2 yan, sasabihan namin na kailangan talagang alisin kagad yung ano, yung bukol, yung cancer, and then this will be followed by chemotherapy. Tapos yung chemotherapy o yung pag-inom ng gamot, gaano katagal yun? 6 cycles usually ang ano diyan ang chemotherapy, at ang 6 cycles pwedeng binibigay po yan every 21 to 28 days no. So yan po yung ating gamutan. Of course yung surgery asek at saka yung chemo, yan ang ginagawa namin, yan ang protocol na aming ginagawa doon sa isang klase ng cancer sa baga, yung tinatawag naming non-small cell carcinoma no. Pero kung makikita na yung cancer sa baga ay small cell, kasi mas parang, ano to eh, responsive doon yung sa gamutan cell. Yung small cell, yung small cell cancer no, mas responsive siya sa gamutan, chemo, so lang siya. Chemo diretso ang aming pinopropose sa pasyente. Ano po ang survival rate naman? Sa 2 years no, kung makikita natin no in yung stage 1, mas malaki-laki ang tsansa ng survival no. So al big sa percent stage 1. Oo, kung stage 1 saka sa stage 2 na rin. So marami sa kanila two. Na nakikita namin even up to more than 2 years, no, they are able to survive. So 3 years, 4 years, no, nakaka-survive. Unfortunately, marami din sa kanila ang pwedeng mag-recur. Yes, oo. So balik din ulit yung yung cancer. Yung cancer. Kaya nga ang pinupush natin ngayon, ano, ay talagang umiwas tayo doon sa mga bagay na pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon natin ng cancer. Kasi prevention talaga ang pinaka best way para makaiwas tayo dito. Pag nandiyan na, so far, maganda-ganda yung results natin ngayon kasi may mga bago tayong gamot no? Yung matatapang. Yung matatapang, pero napakamahal lahat nila. Merong iba dyan na sa isang gamot lang, gagastos ka ng 100,000. Isang 100,000. Isang gamutan lang 'yon. Isang cycle pa lang. Isang cycle pa lang 'yon. And you need 6 cycles ka sa yes, nako. Kaya 100,000. Eh paano pag isang maralita ang nagkaroon ng ganitong klaseng sakit? Exactly, no? Kaya nga importante talaga sa atin ngayon yung prevention. Yes. Doc Limpin, hindi pa kasama sa ano PhilHealth ang cancer sa baga. Yung coverage ng chemo, palagay ko kasi yung coverage na hindi magiging pa. Maganda sana talaga na maisama siguro natin, pero well, dun lang naman sa mahihirap. Hindi ka talaga pero sila maka-afford. Palagay ko maski kung isipin din natin ano, kapos gagastos ng cost na no. Yes, yung cost kasi na 100,000. Ang dami mong marami ka nang pwedeng sa ibang grupo. Oo, na mas medyo maganda mas yung survival, right? So sa unfortunately talaga sa lung cancer, ang nakikita pa ho natin sa ngayon, although napapatagal prolong, talaga natin yung buhay. At sa ngayon po, yung longer na time na yan, maganda naman ang quality. Hindi katulad nung mga sinaunang panahon, napapahaba natin, pero pahina ng pahina. Miserable ang buhay, di ba? Ngayon, hindi na ganyan. Ano? So, kaya nga, kaya pinupush pa rin namin yung mga treatment na ito because it gives them time to better prepare themselves at saka yung family lang. Saka mas maganda na quality of life. In fact, may isang pasyente ako no, stage 4, tapos nag-chemo lang kami, and he was
she was able to survive for 3 years, no? Na hindi man lamang napansin ng mga kaibigan niya na, meron siya. No. Yes. Oh, so maganda yung kanyang yes, response. Yes, right. Oo. At saka siguro nilagaan din niya yung kanyang ano. Umano na siya. Huminto na siya. Actually, huminto siya sa pagmamadjong kasi hindi naman siya nagsisigarilyo, no? Pero dahil sa mga kasama sa madjuman. Yes, second-hand smoke yan. Yun ang delikado doon. Alright, mga kasama. Marami pa ho kayong malalaman tungkol ang bilis. Kunti pa lang yun na pag-usapan natin. Hindi pa natin natalakay tungkol sa e-cigarette. Sa kung saan sinasabi natin na eto ngayon ang ginagawa ng iba, usong-uso, dahil gusto nilang itigil yung paninigarilyo. Magpapatuloy pong ating talakayan tungkol sa cancer sa baga, mga kasama. Silipin natin sandali ang ating text question of the day. Bilisan ko lang. Magbigay po ng isang paraan ng pag-detect naman ayun sa cancer sa baga. Isa lang po. I-text po ang inyong sagot sa ganitong formal: full name, space, address, space, sagot syempre sa ating tanong, at isend po yan, mga kasama, sa 0919-884-0659. Alright. At paalala din sa mga kasama, pwede ninyong pakinggan muli at mapanood pa ang ating episode ngayon at yung mga nakarang episodes natin. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon Channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay, mga kasama, magbabalik po ang ating panatuntunan. Huwag ho kayong aalis. Radyo Mo sa Nutrisyon. Pakainin ang may sakit. Hindi dapat gutumin ang may sakit, lalo niyang kailangan ng mga masustansyang pagkain sa panahong ito para siya ay gumaling. Painumin siya ng maraming likido, gatas, katas ng prutas at tubig. Pakainin siya ng marami hanggat kaya niya. Kung walang ganang kumain, bigyan siya ng mga pagkain gustong gusto niya. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon sa paksa nating Cancer sa Baga, Sugpuin Part 2. At babalikan natin ang ating guest expert na si Dr. Maria Encarnita B. Limpin. Siya po ang Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Pero bago natin ipagpatuloy yung yes, e-cigarette mo, baka magkaroon tayo ng Part 3 sa dami ng tanong kagad sa atin dito. Mula po kay Benjamin Pimentel ng Tondo, Manila. Hereditary po ba, Doc, ang lung cancer? Basta cancer kay sa baga o sa anumang parte ng katawan natin, yung genetics po dyan ay hindi natin ma-less yung hereditary portion. Yes. Pero ipa-emphasize na lang din natin, ASEC, na sa pagdating sa cancer sa baga, ang number one risk factor ay ang paninigarilyo. Established na po yun. Pangalawa pong galing naman ito kay Anton Peralta ng Kamuning, Quezon City. Ang tanong po niya, precursor po ba ng TB ang lung cancer? Or pag may TB po ba, at risk na rin sa lung cancer? Okay. Pwedeng kapag ikaw ay nagkaroon ng TB at nagkaroon ng scar, no, doon sa baga mo, pwedeng after some time, pwedeng yun ang pagmulaan ng cancer, no? So, importante na talagang maagapan yung ano na yon. Kasi hindi naman lahat ng TB ay magkakaroon ng scars. No? Lalong-lalo na kung ang TB ay hindi naman ganun kalaki yung damage, no? Yung extent ng TB doon sa baga. So, hindi ho yan magkakaroon ng scar. Parang sugat din yan. Mm-mm. Pag malalim ang sugat, doon ka merong scar, mm-hmm, diba? Pag mababaw lang, wala kang scar. It's also the same, no? Kasi parehas lang naman ang healing sa buong katawan natin. So, pag mas malaki yung problema mo doon sa baga, yung TB mo, syempre, mas higher ang risk na magkaroon ng scar. And yun nga, pwede nga magkaroon din. Doon magmula ang cancer. Oo. Pero kung may TB, pero hindi naninigarilyo,
Yan. Kung may TB at hindi naniniganin nyo, mas less ang chance, no, na magkaroon ka ng cancer. In fact, ang nakikita natin ngayon sa mga pag-aaral, no, yung pagkakaroon, yung chance na magkaroon ka ng TB ay tumataas kapag ikaw ay nagsisigarilyo. Mm. Tapos, kapag ikaw ay nag-receive din ng treatment, yung chance na na maghilom yung TB mo ay bumababa rin kapag continuous ang paninigarilyo mo. Mm. So, nakikita natin, no, maraming aspeto ang dulot ng paninigarilyo. Doc, ito po isang tanong natin. Galing kay Diane Soriano naman ng San Jose del Monte, Bulacan. May kakilala po ako na may sakit sa baga. Mag-ina po sila. May asthma yung mother at yung anak naman ay may allergy sa alikabok. Posible po ba na dun magsimula yung cancer nila? Akong asthma o kaya mga allergies, hindi naman yan ho ang panggagalingan ng cancer. Mm-hmm. So, hindi ho kayo dapat mag-isip at mangamba na magkakaroon ng cancer yung mga tao na may hika o kaya may allergies. Ang magiging dahilan siguro ng sakit ng cancer nila will be yun nga, yung sigarilyo at saka o kaya yung exposure sa secondhand smoke. Mm-hmm. Okay. Oh, puntahan natin si e-cigarettes, yung paborito ni Rod na topic. Anyway, ma'am, bago nating tanungin tungkol sa e-cigarette po. Oo. Ibigay muna natin sa kanila para sa mga nais pa pong humabol para sa kanilang tanong. Kahit tapos na yung programa, sasagot pa rin natin yung kanilang mga katanungan sa ating Facebook account. Okay. Alright. Mga kasama, yung mga nais pong magtanong kay Asig Bernie at kay Dr. Limpin, text nyo lang pong inyong tanong sa 0921-431-1044 para sa smart user po yan. At para naman sa Globe users, 0927-863-7771. Pwede rin kayong tumawag sa 882-2374. Yun nga kanina, ma'am, tinatanong ko kay Dr. Limpin tungkol sa e-cigarette. Doc, ano po ba yung totoo sa e-cigarettes? Nakaka-cancer din ba ang paggamit nito? Sa mga pag-aaral ngayon, ano, ang content kasi ng e-cigarette ay meron din siyang mga chemical kasama na doon yung nicotine na siyang nagiging dahilan ng addiction sa sigarilyo. So that is why you will actually retain yung habit ng paninigarilyo with kasi e-cigarette. Kasi itong ginagawa nila, Asi, ngayon yung option, alternatibo sa sigarilyo. Yes. Yung mga gustong tumigil na sa paninigarilyo. Pero ang nakitaan, meron pa siyang ibang chemical bukod sa nicotine. Meron siya yung mga propylene glycol, no, which is an industrial chemical na talaga pong no-no. Na hindi pwedeng makapasok sa katawan natin. So, ang daming pwedeng gawin dyan, mangyari. Tapos, may mga ibang pagsusuri din na nakita na may mga cancer-causing agents din. Ano? So, kung may mga cancer-causing agents nakasama dyan sa mga electronic cigarettes na yan, edi ang possibility na magkakaroon ka ng cancer ay mataas din. Although maybe, no, dahil sa mas less yung chemical na nakikita doon sa electronic cigarettes, no, eh kasi ang sigarilyo, regular cigarette, 7,000 chemicals yan eh. Tapos sa isang stick tapos 70 diyan nagko-cause ng cancer. So masyadong mataas talaga yung risk, no, kapag sa regular cigarette. So sa electronic cigarettes maybe less, pero ang problem natin, meron pa rin, no? At hindi nga natin alam pa kasi wala pang studies na napapakita kung ano-ano pa yung mga ibang sakit na makukuha sa electronic cigarettes. So since hindi ho natin alam and there is still that risk na magkakaroon ka ng cancer at iba't ibang mga sakit, wag na lang ho tayo gumamit ng electronic cigarettes. Tigil na lang. Pero ito pa, Asik, may mga insidente din ng mga yung sumasabog. Sumasabog. So, delikado din ito. May dalawa. Nasa bibig mo, hinihitit mo. Dalawa na yan na na-report, no, na sumabog. Sumabog sa bibig. Tapos na sabugan mismo yung bibig. So, can you just imagine? Para siyang nag-Happy New Year. Correct. Yes. Baka sa susunod, Asik, yung DOH yan na yun. Iwas pa putok. Iwas pa sindi. Sabihin natin. Iwas kasi hindi. Pero ano ba yung ginagawa natin ngayon sa how do we control yung
paglipanan itong mga nagbebenta kasi uncontrolled dito, no? Yes, oo. Kaya pwede kang bumili. Kaya nag-aapila din kami sa Food and Drug Administration natin na i-regulate ang pagbebenta ng e-cigarette, no? In fact, dahil wala akong studies na makikita talaga tungkol sa electronic cigarettes except for a few, no? So sinasabi namin na kung pa pwedeng wag na lang gawing available ang e-cigarette dito sa ating bansa. Correct. Saan ba siya gawa? Sa ibang bansa po ba yan galing? Yeah, nag-umpisa sila sa ibang bansa pero ang sinasabi ng mga e-cigarette manufacturer dito ngayon na meron na raw silang mga Philippine made. Philippine made. May tanong lang tayo rito, Asek, from Hilario ng Taguig. Ano ba daw yung vital statistic ng isang tao na may cancer sa baga? Anong ibig niya sabihin? Siguro yung payat siguro. Siguro ano yung tinatanong niya? 620. Or yung statistic, yung numero ng mga cancer na meron tayo ngayon sa Pinas. So ang gusto niya malaman kung tumataas ba o patuloy na tumataas yung bilang. Ang cancer natin used to be siguro early 2000, ano? It used to be the fourth number four cause ng kamatayan dito sa ating bansa, pero now it has become the third leading cause of death. Ayun. No, sa atin. Yung so cancer of the lungs. Cancer. Lahat ng klase ng cancer. Uh-oh. Now sa ngayon, ang cancer sa baga, it used to be the number one. Mm-hmm. No, pero medyo bumaba na po, naging pangalawa. Dahil kumaunti ang nagkakaroon na yung mga taong nagkakaroon ng cancer, no, hindi dahil ho doon, kung hindi mas madami ang breast cancer. Yung sa babae, no, yung breast cancer kasi yun na ngayon ang number one, eh. Sakit sa puso. No, and yung hindi, kinamamatay. Yung sa cancer lang po. Sa cancer yes, lang. Pagdating sa cancer ngayon, ang number one cancer natin ay yung breast. Pero number two na ang lung cancer. Pero ang pinapaliwanag natin, hindi siya nag-number two dahil ibig sabihin kumaunti. Hindi. Number two siya simply because yung numero ng babae na nagkakaroon ng breast cancer ay mas lalong dumami. So ayun. So Hilario, hindi ibig sabihin na breast cancer ang mataas yung kaso sa Pilipinas. Hindi mo na, kung naninigari, itigil mo na. Huwag mo nang dagdagan yung numero. Yung isa naman ay nagtatanong kung saan ba daw yung clinic ni Dr. Limpin. Pwede ba daw makuha yung address ng clinic ni Dr. Limpin? Siguro briefly tanungin natin si Doc ulit tungkol dun sa framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines at saan ano yung goal nila, adikain nila, advocacy nila, tapos quickly rin paano sila mako-contact. Yes, opo. Sige, yes, so anyway, ako naman nagki-clinic sa Philippine Heart Center na isang government hospital din, ano. But ako po ay isang pulmonologist, no. Hindi po ako espesyalista sa puso, pero marami kailangan kasi ng suporta ng sa baga ang mga taong may sakit sa puso. Now, going to the Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines, kami po ay isang non-government, non-profit organization na ang pinaka-adikain ay masiguro na ang mga Pilipino ay ligtas sa mga masasamang epekto ng sigarilyo. So, kami po ay nag-a-advocate ng mga iba't ibang polisiya nakitaan na very effective, no, sa pag-curb nung tobacco epidemic, no, sa pagbaba nung tobacco epidemic. And then paano kami mako-contact? Meron po kaming website, yung www.tobaccocontrol.ph, no. Pwede ho ninyo kaming kontakin, sumulat ho kayo doon sa amin. At para naman sa Facebook, meron din ho kaming Facebook, no, yung FCAP na FCAP at Facebook. So yun ho yung ano namin. And then kung gusto naman ninyo kaming kontakin, no, pwede niyo kaming kontakin sa telepono na 441-4383.
Bigyan natin dahil isa pa, last minute pa, yes, habol, si Miss Rosalie Anciado. Sabi niya, ang tanong niya, kung ang hihit-hitin ay tobacco leaves na di pa pinadaan sa manufacturers, okay ba? Hindi pa rin po. Yung nirorol lang nila, di ba? Kasi, mas lalo yun, ma'am. Alam po ninyo, yung tobacco, yung mga sigarilyo po, ang gamit po talaga dyan ay yung dahon ng tobacco. Tapos, kahit po hindi pa dumaan sa proseso, yung mga processing, ano, eh marami na po talagang chemical yung dahon ng tobacco. Kasama na po lahat ng pati cancer-causing agents nandiyan din po. At pati na rin yung iba't ibang lason. No? So, hindi ho ligtas, hindi ho kayo ligtas. Yung 7,000 pag na sindihan mo, pag na sindihan. Pero kung sa tabako lang mismo o yung sigarilyo na hindi pa, 4,000 chemicals yun. Oo, ito pa po si Gwen, ako naman. Doc, bakit may case na healed na ang TB pero mag-bleed pa rin? Ah, may cirrhosis of liver because of cysto. Siya. Okay. So, well, pwedeng kung nagkaroon siya ng TB, maaaring nagkaroon ng pagkasira yung daanan ng paghinga niya. So, yung tinatawag namin bronchiectasis. At doon sa mga taong may bronchiectasis, lalo na kung may mga infection, mabilis yung magdugo. So, pwede kang mag-bleed. Now, but meron yung siya kasi siyang related problem, ano? May cirrhosis of liver because of cysto? Yes, no? So, ibig sabihin ay nagkaroon ng nagkaroon siya ng infection na naapektuhan yung liver niya, no. But it is also possible na kasi yung cystosoma, yung may mga itlog niya, no, nadedeposito din yan kasi part ng life cycle, dumadaan yan sa baga natin. Nadedeposito yan doon sa baga natin and then nagkakaroon ng reaction. Doon siya magmamature? Hindi. Magkakaroon yan ng, kasi syempre recognize yan ng katawan natin, hindi yan dapat naririto. So gagawa ngayon ng may mga mechanism ang katawan natin, yung baga. So magkakaroon siya ng reaction. But the problem is yun, maaaring may mga epekto din siya doon sa, may mga changes siya doon sa baga, hindi lang dahil doon sa TB, no, but because of yung sa cystosomiasis niya. So importante magpatingin siya. Yun. Patingin. Yeah. Thank you very much sa lahat ng mga nagtanong. Naku, nagkulang na naman tayo ng oras. Ay naku, ang tsansa po kasi ng paggaling o kaligtasan mula sa cancer sa baga ay nakasalalay talaga sa kung nasa ang bahagi ito, gaano kalaki o kalawak. Pagkakaroon po ng sintomas, uri ng cancer sa baga, sabi nga po ni Doc Encarnita Limpin na kung maliit sila, small ano na, o small cell, mas madali silang mag-respond sa chemo. At sa kabuuang kalagayan na rin po ng kalusugan ng pasyente. Hindi rin lahat ng uri ng treatment ay angkop sa bawat individual at ang panggamot sa cancer maaaring magkaroon ng di magandang side effects sa physical na aspeto or maging sa emotional. Doon naman po sa mga gumaling na, ipinapayo ang mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin ng healthy lifestyle. Tigilan na talaga yung pagsisigarilyo, wastong pagkain ng kainin, pagpanatili ng tamang timbang, regular po na physical exercise or activities, at umiwas na rin po sa iba pang pollution. Sa mga pinapalad namang malusog pa, wag na pong isugal ang inyong kalusugan. Wag nang manigarilyo talaga. Iwasan yung second at third hand smoke. Wag magmadjong. At alamin lang po kung yung mga tahanan at lugar ng trabaho ay ligtas sa mga bagay na maaaring maging sanhi ng cancer. Maraming salamat po ulit sa ating naging guest resource person, si Dr. Maria Encarnita B. Limpin, Executive Director po ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines at isang pulmonologist or specialista sa baga. Siya po ay may opisina clinic sa Philippine Heart Center. Thank you. All right, much. Maraming salamat po, Dr. Limpin. Your parting words po. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay ninyo sa akin. So, maiksi lang na salita para sa ating mga tagapakinig.
stay away from cigarette para po sa isang mas malusog na buhay. Thank you. Thank you. Once again, thank you very much, Dr. Limpin. Ako, dami pa tayo mga tanong mula sa ating mga texts. But anyway, dito muna tayo mga kasama sa ating mga winners, ASEC. Alright. Ang sagot ni Jessica Ibana from La Union, pag X-ray sa Baga. Tama. Norberto Diaz, congratulations from Tayabas City. Ang kanyang sagot, ma'am, ay pag-examine sa plema. Alright. Ang pangatlo naman, si Deb Guanzon ng UP Village, Diliman, Quezon City, examination ng plema. Alright. Pang-apat, si Mark Lester Ramirez ng San Jose, Batangas, chest X-ray. At ang panglima. Si Alan Tenorio Martinez ng San Roque Antipolo City, chest X-ray. Alright, at yung ating pang-anim ay si Ashley Jane San Jose ng Pasig City, chest X-ray, examination ng plema. Alright, so okay, congratulations sa inyong lahat. Ganun pa rin, no? Lima, apat at saka dalawa. Apat na mama. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy po ng pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksipo ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Sama-sama nagsumama sa ating bagong